welcome sa pangalawang bahagi ng ating bike review. At ito yung kadugtong ng ating unveiling o yung bagong inilabas ng Kimco Motorcycle Philippines. Yung una nating inilabas ay Skytown 150. So ito naman ang pinakang latest o pinakabagong version ng Kimco na kung tawagin ay Lite S150. So tingnan natin yung kanyang specs and features, yung kanyang available na kulay at ganoon na din yung SRP nito dito sa atin sa Pilipinas. Alright? At sa bandang huli ng ating video, nag-test ride na rin tayo at maganda yung panahon at kukunti din yung mga gustong mag-test ride dahil limited lamang yung invitation at for media at vlogger lamang. Kaya naman nagkaroon tayo ng chance para ma-drive at masubukan ang ganda ng bagong scooter nila. So unahin na muna natin yung specification ng bagong Lite S150. Ang kanyang engine is 150cc yung displacement. At syempre, meron siyang SOHC 4-stroke 4-valve single cylinder. At air-cooled na din yung kanyang cooling system. Meron siyang max horsepower na 99 kW at 9,000 RPM. Ang kanya namang max torque, 12.5 Nm, 6,500 RPM. Syempre, transmission niya ay CVT at electric starter siya. At dumako naman tayo sa dimension ng frame at ganoon din yung bigat ng motor na to. Meron siyang weight amount na 129 kg. So hindi siya masyadong nalalayo ng bigat sa Skytown 150cc. Meron siyang length na 1,915 at meron siyang width yung lapad na 680 mm at ang kanyang height ay meron siyang 1,145 mm. Yung kanyang seat height, meron siyang 770 mm. Ang kanyang wheelbase, 1,315 mm. Fuel tank capacity, same lang din ng Skytown 150. Meron siyang 7 liters. At para naman sa kanyang suspension, meron siyang telescopic sa harap. At sa likod naman ay double rear shock absorbers with 5-stage preload adjustment. So yun ang kagandahan niya sa likod, meron siyang adjustable. Yung kanyang harapan ay meron siyang disc na merong 10.3 ABS. At meron din siyang rear brake na 10.3 ABS. So parehong disc brake at Bosch yung kanyang brand. Sa gulong pupunta tayo, meron siyang 110, 70 at 12. Sa likod, meron siyang 130, 70 at 12. So parehas lamang yung diameter ng gulong sa likod at gulong sa harap. Yung kanyang wheel ay made of alloy. So maganda yung kanyang rim o yung kanyang mugs. Ang kagandahan ng latest version ng Lite 150 is yung kanyang color. So naka-black out siya except dun sa kanyang disc caliper na which is intended na gawing kulay pula para mag-stand out dun sa color na black o dun sa color na metallic gray. At ganoon din yung upuan, talagang kulay pula siya. Ibig sabihin, kapag kulay pula is racing ang nasa isip natin. Yung kanyang stitching ay kulay puti, tapos yung kanyang kulay pula na upuan. At meron siyang compartment na 20 liters of space. So under seat compartment, importante yan sa mga scooter para yung mga personal things natin maitago natin sa ilalim ng upuan ng safe. 20 liters of space, alright? Under seat, meron siyang charging port type A. Yun ang maganda nito para sa mga latest version ng mga cellphone or sa yung mga gadget. Ang side mirror niya, nag-complement din sa kanyang body kasi mas nagbukang classic yung motor dahil
bilog na rin ito at glossy. At syempre, black na black din siya. Maganda yung reflection ng salamin niya. So, kitang-kita mo yung mga sasakyan sa likod ng buong buo. So, wala siyang magnifying. Yung headlight ay full LED at yung kanyang design is medyo trapezoid type headlamp, and syempre yung brake light niya sa likod ay LED na rin. So ito na nga yung SRP o yung presyo ng Kymco Like S150. So nagkakalaga siya ng 134,000 pesos. Meron siyang dalawang kulay na pagpipilian, which is color black at gray metallic. At parehong glossy yung kulay, which is yun ang gusto ko sa kulay ng mga motor. So metallic yung kanyang color, at ito yung the dark edition o black. Naka-black out siya except dun sa mga color red na caliper, at ganoon din yung upuan. At lalong-lalo na nag-complement din yung bilog na salamin, naging classic ang kanyang dating. Meron siyang pangalan na Like S sa harapan at yung kanyang logo ng Kymco. At ito na nga yung time para makapag-test drive tayo sa designated area na nilagay nila sa labas. At syempre, ladies first, pinauna na natin muna yung mga babaeng media at mga vlogger na mga kaibigan natin. At yung kanyang meter dash panel, bago natin malimutan, is para siyang hybrid. Yung kahalati ay digital at kahalati ay analog. Lahat ng information ay naandun, makikita mo. At eto na nga, nakapag-test drive na tayo. At masasabi ko na napaka-agile ng scooter na to. Madali siyang iliko, magaan yung handling. At very powerful para sa 150cc. Hindi ka mabibitin ito sa mga arangkada at mga ahunan dahil meron siyang torque.